aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Unang araw ni Celine sa kumpanyang tumanggap sa kanya bilang accounting staff. Sa manipis lamang na make-up sa kanyang mukhang binagaya ng suot niyang puting blusa at itim na palda na bahagyang nakalabas ang tuhod, ay nangibabaw ang kanyang simpleng ganda at masasabing mukhang matalinong babae. Ipinakilala siya ng isang babae sa mga tao roon, hanggang makarating sila sa harap ng isang lalaking todo ang pagkakangiti habang nakatitig sa kanya. "Miss Celine, siya nga pala si Sir Frank, ang presidente ng kumpanya. Sir Frank, siya po pala si Miss Celine, ang bagong accounting staff natin." Pagpapakilala sa kanila, mabilis na inilahad ni Frank ang kamay niya. "Welcome dito sa office, Celine, ha?" Pagkakasabi ng lalaki habang nakangiti at titig na titig sa dalaga. Dumaan ang isang linggo at medyo nasasanay na si Celine sa trabaho. Medyo hindi nga lang siya masyadong nakikisalamuha sa mga katrabaho niya dahil kakaiba ang mga ito. Masyadong tahimik, matipid sa pananalita. Mabuti na lang at gumaganda ang araw niya kapag napapatingin siya sa kaliwa niya. Palagi kasi niyang nahuhuling nakatitig sa kanya si Frank, ang presidente ng kumpanya. Pero parang nababagabag naman siya kapag napapatingin siya sa kanan niya. Mayroon kasing lalaki roon na hindi niya nakilala noong unang araw niya sa trabaho. Si Caleb. Ayon sa nalaman niya ay assistant daw ito ni Frank. Pero sa isang linggong pamamalagi sa opisinang iyon, ay hindi niya nakitang nag-usap ang dalawa. Parang hindi naman ito mukhang assistant ng presidente. Dahil ni minsan ay hindi niya nakita o narinig na ito ay inutusan ng presidente. Sa tingin ni Celine ay mukhang si Caleb na ang pinaka-weirdo sa loob ng opisinang iyon. Sa itsura nito ay parang hindi marunong tumawa o ngumiti man lang. Palagi lang itong nakaupo sa upuan nito at hindi matinag sa pagkakaharap sa monitor. Kahit ang paglingon ay di nito ginagawa. Pero sa totoo lang ay gwapo ang binata. Kung hindi lang sa malaking balat sa kaliwang pisngi nito. Sa katunayan nga ay may pagkakahawig ito kay Frank. At magkasing katawan din sila nito. Ang pinagkaiba nga lang ay palangiti si Frank. Samantalang si Caleb ay hindi. Muling lumipas ang panibagong linggo. Napaulit-ulit lang ang mga ginagawa niya sa malungkot na opisinang iyon. Nagbago lamang ang pagkaraman niya ng lungkot noong isang Lunes ng umaga. Pagpasok niya ay may nakita siyang isang sticky note na nakadikit sa itaas na bahagi ng monitor ng kanyang computer. May nakasulat doon pero hindi niya maintindihan. Parang maihahalin tulad sa Arabic alphabet ang mga letrang nakalagay roon. At sa ibabang bahagi ay may litrato ng bilog na buwan na nakangiti at may initial na letrang F at C. Tinitigan ni Celine ang nasabing sulat. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla siyang napangiti. Napansin niya ang simbolo ng nakangiting buwan sa papel. At sa wari niya ay parang gumagalaw iyon. Napansin niya rin sa ibaba ng buwan ang initial na F at C. Isa lang ang nasa isip niya. Si Frank Cruz, ang presidente ng kumpanya.
napasulyap siya sa kinaroroonan nito. Nakatitig sa kanya ang lalaking taglay ang isang matamis na ngiti. At alam niyang may kakaiba siyang naramdaman sa eksenang iyon. Lumipas ang araw na iyon na hindi naalis ang kasiyahang nadarama niya na hatid ng sticky note na iyon. Pero ang nakapagtataka ay hindi man lang siya nilapitan ni Frank. Kinaumagahan ng Martes ay muli na naman siyang nakatanggap ng sticky note. Ikinumpara niya ito sa naunang natanggap niya. Pareho pa rin ang nakasulat. Muli ay napatingin na naman siya sa lugar kung saan nakaupo si Frank. Ganun pa rin ang pagkakatitig at pagkakangiti nito sa kanya. Ganun na naman ang mga naging pangyayari ng araw na yon. Natapos ang isang buong maghapon na palagi siyang napapatingin sa presidente. Alam niya sa sarili niya na masaya siya, na may kakaiba sa nararamdaman niya. Miyerkules at Huwebes ay ganoon pa rin. May nakita pa rin siyang kapirasong papel na nakadikit sa monitor niya. Muli ay nakaramdam siya ng walang kapantay na kasiyahan sa mga araw na yon. Subalit ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi pa rin siya magawang lapitan o kausapin man lang ni Frank. Subalit Biyernes ng umaga ay may kakaibang nangyari. Maaga siyang pumasok sa opisina. Pagbukas niya ng pinto ay kitang-kita niya kung sino ang lalaking malapit sa monitor niya. May hawak na ballpen at wari katatapos lamang magsulat sa sticky note na nakadikit sa monitor niya. Ang buong pag-aakala niya na kay Frank galing ang mga sticky notes na iyon ay hindi pala totoo. Ang lalaking nakita niya noong umagang iyon ay matipunong lalaki na medyo may pagkayumanggi ang kulay. Gwapo rin ito kagaya ni Frank. Subalit may malaking balat sa kaliwang pisngi nito. Si Caleb. Nagulat pa si Caleb nang maramdamang may taong pumasok sa pinto. Nagkatitigan pa sila ni Celine. Subalit mabilis na binawi ng babae ang pagkakatingin niya sa lalaki. Kasabay naman noon ay ang pagpasok ni Frank. Ang kaninang seryosong mukha ni Caleb ay napalitan ng matalim na pagkakatingin kay Frank. Makikita rin sa mukha ni Frank ang ganoong tingin kay Caleb. At nagsalita ito. Magsiupo na kayo sa mga pwesto nyo. Ani Frank, sa pautos at matigas na tinig. Nagsiupo sa kani-kanilang pwesto ang tatlo. Batid ni Celine na may hindi magandang nangyayari noong araw na yon. Kapag napapatingin siya kay Frank ay nakikita niya na masama ang pagkakatitig nito kay Caleb. Masama rin ang pagkakatitig ni Caleb sa monitor nito. Natapos ang araw na iyon na hindi niya nakitang nakatitig sa kanya si Frank. Niang ngumiti ito. Ibang Frank ang nakita niya noong araw na yon. Kaya malungkot na umuwi si Celine. Sabado ng umaga, muli siyang nakatanggap ng sticky note. Pero iba na ang nakasulat doon. Nakasulat na ito sa wikang Filipino. Magkita tayo mamaya sa rooftop. At saka ng ibabang bahagi ng maliit na papel na iyon ay nandoon pa din ang simbolo ng nakangiting buwan at ang initial na F at C. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin ang babae. Ipinagtataka niya ang initial na nakalagay sa papel na iyon. Ang tanging taong alam niyang may ganoong initial ay si Frank Cruz lamang, ang lalaking nagpapasaya sa kanya. Pero muli ay naisip niya na naman ang eksena kung saan nakita niya si Caleb sa harap ng monitor niya. Ngunit nabasag ang mga isiping iyon nang biglang napansin niya ang pagtayo ni Frank mula sa kinauupuan nito.
Bumalik nang muli ang pagkakangiti sa mga labi nito. Lumapit ito sa kanya at may sinabi. Sa akin galing ang mga sticky notes. Wika nito sa malambing na tinig. Hindi nakapagsalita si Celine ng mga oras na yun. Parang ayaw gumalaw ng kanyang mga labi. Ang tanging nagawa niya lang ay ihatid ng tingin ng lalaki hanggang makalabas ito ng pinto ng opisinang iyon. Mabilis na nagdaan ang maghapong iyon na ang tanging iniisip ni Celine ay ang magkikita sila ni Frank sa rooftop pagkatapos ng trabaho. Mayroon siyang kabang nadarama ngunit gusto niya ring makipagkita rito. Mula nang lumabas ng opisinang yun si Frank ay hindi na ito bumalik hanggang mag-uwian. Naisip ni Celine na marahil ay naghihintay na ito sa rooftop. Iniwan niya ang kanyang bag sa opisina at tinungo na ang elevator nang biglang may humawak sa kanyang braso. Pagtingin niya sa taong nakahawak sa kanya ay laking gulat niya. Si Caleb yun. Nataglay pa rin ang seryosong anyo sa mukha nito. May sinabi itong labis niyang ikinainis. Huwag kang pupunta sa rooftop. Umuwi ka na. Mariin ang pagkakasabi nito habang matalim ang pagkakatitig sa kanya. Dahil doon ay napasagot siya ng pabalang. Ano bang problema mo? Sino ka ba para diktahan ako? Sa mga dapat kong gawin? Kasabay noon ay ang paghawi ng babae sa kamay na nakahawak sa bisig niya. Mabilis siyang pumasok sa elevator at pumindot sa mga buton doon upang ito'y sumara. Habang si Caleb naman ay naiwang nakatitig lang sa kanya. Pagbukas ng pinto ng elevator ay nasa rooftop na siya. Medyo papagabi na noon. Sa isang bahagi ng lugar na iyon ay nakita niyang nakatayo si Frank. Nakatalikod ito at nakatingin sa malayo. Bigla itong nagsalita. Nandyan ka na pala. Sambit ni Frank na tila may nagbago sa boses nito. Tila paos pero malinaw ang pagkakasambit ng mga salita. Humarap ang lalaki at tumitig sa kanya. Taglay sa mukha nito ang labis na kasiyahan. Iba ang pagkakangiti nito. Ang mga kamay ni Frank ay nakapasok sa magkabilang bulsa ng kanyang pantalon. Pagdukot ng kaliwang kamay nito ay may hawak na itong kwintas na may palawit na hugis buwan. Isinuot ito ng lalaki. Tumingala at nagwika. Ito na ulit ang oras. Matapos ang mga salitang iyon ay ang pagdukot nito sa kanang kamay niya. Sa akin na ang puso mo. Nalilito na si Celine sa nangyayari. Noong una ay ipinagtaka niya kung bakit ganoon ang ikinikilos ni Frank ng mga oras na yun. Subalit mas labis niyang ikinabigla nang alisin ng lalaki ang kanang kamay nito sa kanyang bulsa. Kitang-kita niya ang mabalahibong kamay nito na may matutulis na mga kuko. Unti-unting lumalapit sa kanya ang lalaki at sa sobrang takot ay hindi niya magawang tumakbo o sumigaw man lang. Nang akmang hahampasin na siya gamit ang kanang kamay nito ay wala siyang ibang nagawa kundi ang mapapikit. Mula sa kanyang pagkakapikit ay naramdaman niyang may tumulak sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Pagmulat niya ay nakita niya si Caleb sa ibabaw ni Frank. Hawak-hawak ng kaliwang kamay nito ang malahalimaw na kanang kamay ni Frank. Habang ang kanang kamay naman niya ay nagbibigay ng sunod-sunod at malalakas na suntok sa mukha ni Frank. Duguan ang mukha ni Frank. Ilang suntok pa at hindi na ito gumagalaw. Tumayo si Caleb at nilapitan ang natumbang si Celine. Tumayo ka dyan. Bilisan mo. Bago pa siya magkaroon ng malay. Nang makatayo si Celine ay hinawakan niya ito sa braso at tumakbo patungo sa hagdan. Dahil sa takot ay walang nagawa ang babae kundi ang sumabay sa pagtakbo papalayo sa walang malay na lalaki.
Noong tumigil na sila sa pagtakbo ay pumasok sila sa loob ng isang lumang silid na hindi na ginagamit at wala ring ilaw. Nagsalita si Celine. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Caleb. Pasensya ka na kung nasigawan kita kanina. Boses ni Celine na halatang takot pa rin. Sumagot si Caleb. Ayos lang yun. Alam mo ba yung mga natatanggap mong sticky notes na nakadikit sa monitor mo tuwing umaga? Kay Frank galing yun. Merong taglay na dasal ang bawat letra na nakasulat doon. At ang magiging epekto nito ay ang pagkahipnotismo ng taong pinagbigyan nito. Ang lahat ng tao sa opisina ay alam ang tungkol dito. At sigurado akong napapansin mo na magkahawig kami ni Frank. Yun ay dahil pinsan ko siya. Noong nakita mo ako sa harap ng monitor mo, iyon ay dahil may binabago ako ng kaunti sa nakasulat doon. Nang sa gayon ay hindi masyadong gumana ang dasal at hindi ka niya mabiktima. Hindi ka na dapat napadpad sa lugar na ito. Lahat kami dito ay may dugong halimaw na kailangang kumain ng puso ng tao isang beses sa isang buwan upang mabuhay. Pagtatapat ni Caleb. Hindi makapaniwala ang babae sa mga narinig niya mula kay Caleb. Muli ay nagtanong siya sa lalaki. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Nanginginig na boses ni Celine. Sumagot si Caleb. Ito na ulit ang oras. Tila nag-iba at naging paos ang boses ni Caleb. Subalit malinaw ang pagkakabigkas ng bawat salita nito. Sa akin na ang puso mo. Sa dilim ng kwartong iyon ay naramdaman ni Celine na parang may tumusok sa kanyang kaliwang dibdib. Nang kapain niya ang bagay na iyon ay naramdaman niya ang tila isang mabalahibong kamay na may malagkit na likidong umaagos dito. Sa pinto ng isang abandonadong kwarto, lumabas ang isang matipunong lalaking may pagkakayumanggi ang kulay. Meron itong malaking balat sa kaliwang pisngi. May umaagos na dugo sa bibig nito. Ganoon din sa mabalahibo nitong kanang kamay na may matutulis na kuko. Okay, bago po natin tapusin ang videong ito ay nais ko lang pong imbitahan kayo na mag-subscribe sa mga kapatid kong ito sa Larangan ng Pananalaysay. Magagaling po sila at siguradong bubusugin kayo sa nagagandahan nilang kwento. Maraming salamat po. Ito po yung mga channel nila. Twisted Tales of the Dark Side, Deep Red Mystery Files, Eris Crib Horror Tales, Darkman PH, The VC Podcast, Black Candela Files, Dark Hub PH, Pinoy Horror Stories, Tales from the Creepinoy, Midnight Man Narrates, Pinoy Kilabot at Misteryo, Creepy Junkie TV, Tagalog Horror Stories, Pinoy Nightmare Stories, Sandatang Pinoy Horror Stories, Malikmata, Tagalog Horror Stories, Ang Mensahero, Antingera, Sindak Chronicles, Team TV Story, Tagalog Horror Stories, Aling Maria, Kakilakilabot Stories, Twisted Mind, Horror and Thrill, Ominous Cookie, Die M Stories, Multo PH, Killer Clown Tagalog Horror Stories, Lingon sa Kabilang Dimensyon, Libretang Itim, Invisible Omen, Karin Kuliyat, I Scream,
Michael Nicholas. Yun po. Bali sila po yung kapatid ko sa larangan ng pagsasalaysay. Karamihan po sa kanila ay mga baguhan po, papausbong pa lang po na narrator, kaya gusto ko pong samantalahin yung pagkakataong ito para ma-promote sila. Kasi naranasan ko rin po dati na walang nagpo-promote sa akin ng malaking channel. Yung mga kasabayan kong narrators, kami-kami lang po yung nagpo-promotan. So, ito medyo mas matagal tayo sa kanila, kaya i-promote na po natin sila. Bali, ilalagay ko na lang po yung mga link nila sa description box para mas mabilis nyo pong mapuntahan. I-click nyo lang po yung link tapos mag-subscribe po kayo. I-hit nyo na rin po yung notification bell para palagi kayong updated sa mga i-upload nilang mga kwento. Yun lang po. Maraming salamat.